So ayun mga kakulay, isang magandang umaga at ipakita ko lang po sa inyo itong egg ground egg drill machine na 2 stroke po na nabili ko sa may Shopee. So at ito nga pala mga kakulay ay engine cold single cylinder na 2 stroke po. So ibig sabihin po gumagamit po dito ng tuti at meron po siyang bigat na 8 kilo at kalahati. So ganyan po itong eager drill na nabili ko sa Shopee na sa halagang 4,100. Ayan, so meron na rin po siyang kasamang drill na pang poste yung talim niya na 150mm ang diameter. So kasya na po dito ang mga kawayan. So meron din po siyang kasamang maliit na talim at ito naman po ay sakto-sakto sa mga bukawi or buho. So bumili po ako nito mga kakulay dahil nga dito sa harap ng aming bahay meron mga ginagawang solar power plant na 50 hectares. So yung mga kasama namin dati na nagpo-poste ng aming mga talong or kung ano man ang binabalagan ay pumasok nga po doon at doon po ang nagtrabaho. So hindi na po namin sila matawag o wala na po kaming katulong na magtatayo ng mga balag. Kaya bumili na po ako nito para mapabilis yung aming pagbabalag sa aming mga talungan. Lalo na't nito, nagsisimula na naman po ang taniman ng talong. At ako nga po ay magtatanim din po ng upo kaya kailangan po namin talaga ng mga tao sana ang mga katulong namin. Eh, kaso nandun na nga po sila sa may solar power plant. So hindi natin sila masisi kasi pamilyadong tao din sila. At naghahanap din naman sila ng medyo mataas-taas na sahod. So ito na lang ang aking naisip na paraan para po medyo makaya ko ang trabaho kahit ako lang po ang mag-isa na magbabalag sa aming mga gulayan. At yun nga mga kakulay, susubukan ko nga po itong drill na pambutas ng mga poste. Dito sa matigas na po na to, dito ko itatry yung 15cm or 150mm na laki ng butas. So ito po yung mga pambutas ng mga kawayan. So dito ko na po siya itatry. So alam nyo naman pagka ito ay gumana or mabilis na magbutas dito sa matigas, ay lalo na po ito kung ito po ay nasa bukid. So ngayon mga kakulay, try po natin itong 15cm or 150mm na pambutas kung gaano siya kabilis maghukay ng butas. So matigas po ito o ito po yung nasa garahe ng aming sasakyan. Ibig sabihin po siksikwal lupa at talagang matigas ito. At ito na nga mga kakulay yung naging butas niya. Ayan, so makikita nyo nga na talagang sakto-sakto ito sa kawayan o sa balag na palaya. So marami na po akong pinag-testingan dito. So medyo pinapagalitan na nga tayo at puro butas na itong harapan ng aming bahay sa may garahe. So makikita nyo marami na akong tinestingan. At yan po, tinetesting ko siya sa matigas para po sa bukid. Sigurado ay kayang-kaya niya kasi sa bukid medyo malabuan lupa. Mas madali po tayo magkakapagbutas ng mga pangposte na sukat. Ayan, so yan po, pangkawayan po ang ginamit ko po na yan na talim. At makikita nyo na malalim at saka sakto-sakto yung bilog. Talagang kuhang-kuha ang mga pambalag para sa ampalaya. So sa mga gusto nga palang mag-order, puntahan nyo lang po yung ating comment section. Ilalagay ko po dyan yung link ng aking inorderan nitong ang butas ng poste. So yun, tatabunan ko na muna itong ating binutasan at baka mapagalitan ulit tayo. So yun, pakita ko rin po pala sa inyo itong butas ng maliit na talim. So 5cm po yung sukat nyan. So saktong-sakto po yan sa mga pangposte o mga bukawe or buho. So ganyan po siya kalalim at ganyan po kalaki, talagang saktong-sakto po